Magandang araw muli mga kanakers. Bago natin simulan ang ating kwento ay shout out muna sa ating mga avid supporters. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sana ay patuloy ninyong subaybayan ang channel natin. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Lola Loring, ang maituturing na unsung Filipina hero of World War II. Si Loring May Ebersole na kalaunan ay nakilala bilang si Florence Finch ay tulad ng isang tipikal na lola na abala ang sarili sa mga bagay-bagay na tipikal na ginagawa ng mga nakakatanda. Iniisip niya ang kanyang mga apo, nagluluto ng masasarap na pagkain at nanunood ng mga lumang telenovela. Ngunit nung namatay si Loring sa edad na 101 noong 2016, wala talagang nakakaalam na ang tahimik na matandang babae ay isang veterano sa pandigma at dating bilanggo ng gera sa Pilipinas. Si Loring ay sinilang noong 1915 sa Santiago, Isabela. Ang kanyang ama ay si Charles Ebersole, ay isang sundalo na nagsilbi sa Pilipinas noong digmaang Espanyol-Amerikano. Yon din ang oras na nakilala niya at pinakasalan si Maria Hermosa, ina ni Loring. Matapos makapagtapos mula sa high school, si Loring ay tinanggap bilang isang stenographer ng US Army Intelligence sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon doon, mano-mano niyang naitatranscript sa maikling salita lahat ng pag-uusap, pagpupulong at ulat na nagpatuloy sa base. Sa kanyang oras sa base, nakilala niya at umibig siya kay Charles E. Smith. Sa edad na 26 na taong gulang, pinakasalan ni Loring si Smith noong August 1941. 3 buwan bago ang matinding pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor. Si Loring at Charles ay nangangarap ng puting mga piket na bakod at isang tahimik na buhay nang maganap ang trahedya. 10 oras lamang matapos ang kanilang pag-atake sa Pearl Harbor, ang mga Hapon ay dumating at sumalakay sa Pilipinas. Isang pag-atake na hindi inaasahan. Sa loob ng ilang araw, nakuha ng Japan ang Manila at ang mga pwersa ni General Douglas MacArthur ay naubusan ng lugar upang umatras. Ang asawa ni Loring na si Charles ay kaagad na tinawag sa tungkulin at iniulat sa kanyang torpedo boat unit. Si Charles ay kabilang sa libo-libong mga sundalong Pilipino at Amerikano na pinilit sumuko sa Corregidor para sa huling paninindigan ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, namatay si Charles. Ang kanyang torpedo boat ay natamaan habang sinusuplayan niya ang mga Amerikano at Pilipino na napadpad sa Corregidor. Samantala, nakumbinsi ni Loring ang pwersang Hapon na siya ay Pilipino sa kabila ng kanyang itsura na mukhang Amerikano. Dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang maraming taong karanasan bilang isang stenographer para sa US Army, nakakuha siya ng trabaho bilang isang manunulat ng voucher para sa mga rasyon ng gasolina. Ang kanyang perpektong panunulat ay hinangaan ng mga Hapon, kaya itinalaga siya sa Philippine Liquid Fuel Distribution Union. Sa Philippine Liquid Distribution Union, lihim na nakakatulong si Loring sa pagpuslit ng gasolina para sa mga pwersang gerilya. Walang ideya ang mga Hapon na sinasabotahe ni Loring ang kanilang mga supply ng gasolina at inilipat ang mga ito sa mga kalaban. Sa loob ng maraming buwan, ginalaw ni Loring ang mga papel at nagnakaw mula sa kanyang mga pinunong Hapon. Nagpapadala siya sa mga gerilya ng 250 galon ng gasolina sa isang linggo. Ang isa sa mga grupong gerilya na tinutulungan niya ay ang grupo ni Major Carl Angelhart. Sa kabutihang palad, nagawa ni Angelhart na magpahalusot ng kanyang mensahe kay Loring na ipinapaalam sa kanya ang kanilang lokasyon at pinapahirapan sila ng mga Hapones. Hindi natatakot, gumamit si Loring ng subterfuge at stealth upang personal na ipuslit ang pagkain, gamot, damit at maging ang sabon sa mga nakakulong na bilanggo. Itinatabi ni Loring ang kanyang sweldo upang makabili ng mga karne, isda at pagkatapos ay ipuslit ang mga ito sa mga bilanggo upang sila ay mabuhay.
Sa paglaon, nahuli si Loring sa isa sa kanyang mga misyon. Pinahirapan bilang isang bilanggo ng gera na may mataas na katungkulan. Si Loring ay napailalim sa pagkakulong at pagpapahirap. Ang mga Japanese ay walang kakulangan ng kalupitan para sa mga nahuli na taksil. Inilagay nila si Loring sa isang cell na napakaliit. Sumukat ito ng dalawang talampakan na tangkad at may habang apat na talampakan. Ni hindi ka makatayo sa loob. Nang payagan siyang lumabas mula sa maliit na kahon ng isang cell, ito ay para sa pagpapahirap, ang strapping ay ibabalot at ang metal clamp ay nakakagat sa kanyang basang mga daliri. Si Loring ay paulit-ulit na nakukuryent sa pamamagitan ng mga metal clamp habang ine-interrogate. Katahimikan. Ni isang salita ng pagtataksil ay hindi lumabas sa bibig ni Loring. Sa loob ng maraming araw, tinukoy ng box at clamp ng kuryente na metal ang buhay sa bilangguan ni Loring. Hanggang sa nagsawa ang Hapon na interrogate si Loring. Si Loring ay sinentensyahan ng 3 taong pagtatrabaho ng mabigat sa Mandaluyong kung saan matatagpuan ang Women's Correctional Institution. Matapos ang 3 taon, pinasok ng mga Amerikanong Maynila noong Pebrero 1945. Pinalaya nila si Loring sa bilangguan. Siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Payat na payat, may namumutlang balat at may timbang na mas mababa sa 90 pounds. Ang kilabot ng giyera ay nag-iwan ng marka kay Loring na nais na magsimula ng isang bagong buhay hindi sa Pilipinas, ngunit sa Amerika. Ang sakit ng World War II ay hindi siya iniwan. Siya ay nagpatala sa US Coast Guard Reserve. Nang tanungin kung bakit nais niyang tumulong, ang kanyang sagot ay upang makapaghiganti para sa kanyang asawa. Nagpas siya ang mga tagapagtaguyod ng Coast Guard na siyasatin ang kanyang pinagmulan at laking gulat nila nang marinig ang ginawa ni Loring sa Pilipinas. Siya ang unang babaeng nakatanggap ng Asiatic Pacific Campaign Ribbon, isa sa pinakamataas na dekorasyon para sa mga lumahok sa kampanya sa Asia noong World War II. Noong 1947, natanggap din ni Loring ang Medal of Freedom, ang pinakamataas na dekorasyon na maaaring matanggap ng isang sibilyan. Noong 1946, nag-asawa ulit si Loring. Kinuha niya ang apelyido ni Robert Fitch. Sa natitirang buhay niya hanggang sa siya ay nagretiro, si Loring ay nagtatrabaho bilang isang kalihim sa Cornell University. Walang sinuman, maging ang kanyang mga kapitbahay, ang nahulaan kung ano ang pinagdaanan niya. Nang siya ay namatay noong 2016 sa edad na 101, halos lahat maliban sa kanyang pamilya ay nakalimutan ang kanyang kagitingan sa giyera. Nitong kamakailan lamang ay nag-anunsyo ang US Coast Guard ng isang alaala para sa kanya na alalahanin ng buong bansa ang kanyang kababaihan. Siya ay inilibing na may buong karangalan sa militar. Dito na nagtatapos ang ating kwento at maraming salamat mga Kanakers sa patuloy ninyong pagpatnubay sa ating channel at panonood ng mga videos natin. Sana ay marami kayong matutunan na aral sa panonood ng mga ito. Hanggang sa muli mga Kanakers, paalam!